Hello, Capricorn. I hope you're doing well. This is your daily message for December 18. Please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one reading, so this will not resonate with everyone. Just leave what resonates po and leave what doesn't for someone else. Thank you. And maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa iyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Capricorn. Yung mensahe ninyo is protection, no? We have the guardians of the land dito, Capricorn. Capricorn, huwag kang mag-alala. You have nothing to worry about. Saan ka man magpunta, ano man ang iyong gawin mo, you are divinely protected, guided, and guarded. No? Laging nakabantay sa iyong yung spirit team, Capricorn. Sa kahit anong endeavor ang gawin mo, saan ka man mapadpad, ano man ang iyong gawin, you are divinely guided, protected, and guarded. At yan ang lagi mong tatandaan. So, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-doubt sa sarili mo, huwag kang mag-doubt sa mga nangyayari, huwag kang matakot na gawin ang gusto mong gawin, no? As long as it's for your own good and for the benefit of other people around you, no? Sige lang, gawin mo yan because you are being guided to do so, no? Basta sa ikakabuti ng lahat, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang magdalawang isip. If sa tingin mo yan ang makakabuti for you and for other people, just go for it. Because alalahanin mo lagi na you are guarded and you are protected. Just keep grounded and focused sa kung ano man yung mga pinaplano mong gawin, sa kung ano man yung mga endeavor na gusto mong gawin. Just keep going, no? Just keep the faith and hope in your heart na lagi at lagi kayong babantayan ng yung spirit team. Lagi at lagi kayong sasamahan. You're not alone in this journey because laging may nakabantay sa'yo. You are being watched over, Capricorn. So, huwag kang mag-alala, no? Huwag kang kabahan, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang magdalawang isip. Ang lagi mo lang tatandaan, ang ilagay mo lang sa iyong isipan that you are divinely protected, guided, and guarded. Yun ang mensahe ng energy na to sa'yo because maaaring yun ang iyong nararamdaman. May takot, may kaba, may pagdadalawang isip. And ito, this is an assurance to you na huwag kang mag-alala, we are here, you're not alone in your journey, nandito kami. Nakaantabay sa'yo, handang tumulong sa'yo kung kinakailangan. So Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, I hope you're doing well. This is your daily message for December 18. Please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one reading. So this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Thank you. And maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And away, lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Virgo. And Virgo, we have the standing stones dito and we have the passage, no? And we also have number 40 here. And I feel, Virgo, that yung focus ng iba sa inyo dito is the laying a solid foundation in your finances, in your career, or maaring in your relationships. Maaring yun ang inyong pinaghahandaan ngayon. Maaring yun ang shift na gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Maaring you are working on that para mag-create ng pagbabago sa mga areas na yun because you want to build a solid and unshakable foundation sa mga areas na yun. So that is very beautiful kasi ang gusto ninyong i-make sure dito yung kasiguruhan ng iyong kaperahan, ng iyong trabaho, ng iyong pamilya, no, ng iyong mga relasyon. And I also feel dito, Virgo, that there is a new beginning coming in dito. I feel na merong
merong gateway, merong portal kang papasukan dito. I feel that there is a shift coming in sa buhay mo, Virgo. And I feel na related yan doon sa mga focus mo ngayon. Yung karera, negosyo, yung iyong pamilya, relationships, no, trabaho. I feel na because iba-iba tayo ng sitwasyon dito, no, this is for the collective, but ang iba sa inyo dito, Virgo, merong pagbabagong magaganap sa mga areas na yon. Not necessarily na sa bawat tao, lahat ng areas na yon ay merong pagbabago. No, not necessarily naman na ganun. But maari na mangyari din yon, di ba? But ang iba sa inyo dito, merong isang area ng buhay ninyo na merong pagbabago. Maaring merong kayong iiwan ng trabaho dahil kayo ay may bagong trabahong yayakapin. Maaring may iiwanan kayong trabaho because you are choosing to do something else. Maaring ganun, no? Maaring you are leaving your career, you are shifting careers. Maaring ganun, di ba? Or maaring, you know, you're going to create a change sa iyong mga relasyon. Maaring sa pakikituhon ninyo sa tao, maaring sa paraan ng pakikipag-usap, or how do you perceive people, no, sa relasyon na yan. So maaring may ganong pagbabago din kayong gagawin, no? It could be different for all of you, of course, but meron at merong magbabago dito sa kahit anong area ng buhay ninyo, Virgo. And ikaw lang nakakaalam noon. Ikaw lang nakakaalam because maaring effort mo to, pinag-e-effortan mo talaga to, pinaghahandaan mo yung pagbabagong ito, maaring ganun. Or maaring, you know, wala kang choice. Kailangan talagang gawin. Kailangan may bagbago. Kailangan may mag-shift. So, maaring ganun. So, it could be, so it will be different for each and every one of you, Virgo. But I feel that definitely there is a new beginning coming in para sa inyo, Virgo, around this time. So, Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus. I hope you're doing well. This is your daily message for December 18. Please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one reading, so this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Thank you. And maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And away lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun pong aking laging dasal para sa inyong lahat, Taurus. So, Taurus, we have the crystal cave. We have trust, no? So, Taurus, I feel dito na ang iba sa inyo maaring hindi nagtitiwala sa inyong sarili. Maaring kulang kayo ng tiwala sa iyong kakayanan, sa iyong kayang gawin, sa iyong mga talents, gifts, and skills. Ang iba naman dito sa inyo, maaring nakukulangan kayo ng tiwala sa Panginoon, sa iyong spirit team, no? Maaring may pagdududa dito. Merong doubt or maaring merong fear. Kaya pinagdududahan ninyo ang kung ano ang kaya ninyong gawin at kung ano ang kayang gawin ng Panginoon para sa inyo. So dito, Taurus, I feel na pinupukawangin yung damdamin at isipan dito na magtiwala ka, Taurus. Magtiwala ka unang-una sa iyong sarili na you have all it takes to be successful. You have all it takes para malampasan mo yung mga challenges sa buhay mo, para ma-overcome mo ang mga obstacles sa buhay mo. Magtiwala ka sa sarili mo, nakakayanin mo kung ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, kaya mong lampasan yan, kaya mong pagtagumpayan ang kung ano mang challenges ang iyong kinakaharap ngayon. Magtiwala ka, Taurus, magtiwala ka, because hindi tayo bibigyan ng mga difficulties, ng mga challenges sa buhay ng spirit team kung hindi natin kayang lusutan yan, kung hindi natin kayang lampasan yan. Kaya tiwala lang ang kailangan dito, Taurus. Tiwala. Unang-una magtiwala ka sa sarili mo.
at magtiwala ka sa Panginoon. Because yung mga challenges na yan, no, yung mga humps and bumps, no, na pinagdadaanan ninyo, Taurus, kung meron man, yan ay parte ng inyong life's journey. Yan ay parte ng iyong paglalakbay bilang isang individual, bilang isang tao, para tulungan ka na mag-grow ka, na may matutunan kang lessons dyan, learnings, na magagamit mo in your future endeavors, na magagamit mo in your future journey, na magagamit mo sa mga sitwasyon na parating sa'yo, Taurus. Pinagtitibay ng mga obstacles na yan, ng mga challenges na yan, ang ating dibdib, no, ang ating kalooban, para kumbaga ma-practice na yung tibay ng iyong dibdib, so that when another challenge come in, kayang-kaya mo na. Wala ka nang hindi kakayanin, wala ka nang hindi malalampasan, because na-practice ka na, 'di ba? Matibay na ang iyong dibdib. Makakatulong yan para sa pag-evolve mo bilang tao, bilang individual. Kaya magtiwala ka, Taurus. Pagtiwalaan mo ang iyong sarili, because pinagtibay ka na din naman ng panahon. Madami ka naman ding pinagdaanan sa buhay. Madami ka ng lessons learned sa buhay. Marami ka ng wisdom na naipon sa sarili mo. And wala ka ng hindi kayang gawin. Wala ka ng hindi kayang lampasan. So yun ang kailangan mo ngayon, Taurus, sa iyong sitwasyon, kung ano man yan ngayon, magtiwala ka lang. Magtiwala ka sa iyong kakayanan, sa iyong sarili, sa kaya mong gawin, at the same time, magtiwala ka sa Panginoon, because hindi ka pinapabayaan. You are being watched over, Taurus, and you are just being asked here to trust Him. Pagtiwalaan mo lang siya at hindi ka papabayaan. You will get through this kung ano man yung iyong pinagdadaanan ngayon, kung meron man. So Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.